pag-aralin yung ate ko kaysa sa akin. Kasi ako naman daw yung may talent. So, parang laban na lang. Sabi ko, sige, okay lang. Kasi bobo naman ako. Parang, parang doon na lang naglabanan. Sabi ko, sige, okay lang. Mag-try ako mag-audition sa mga singing contest. Tapos first audition ko sa TV5 yun. Natanggap ako, pero hindi ako nanalo. Pero after nung pinuha ko ng Viva. Viva din. Tapos, ayun, next time na ako doon na parang sobrang support na kasi sa akin ng mama ko. Kahit hindi ko siya totoong nanay. Kapatid lang siya ng tatay ko, pero as in, simula bata ako, sa kanya ko talaga napila parang mama. Kaya simula bata ako mama. Wala talaga akong napila parang kahit nandiyan na yung tatay ko, wala na rin kung ganito ko sarili na kasi siyang pamilya. Yung nanay kong totoo, hindi ko siya kinakilala talaga. Tapos yun, nagpursigit talaga kami ng mama ko. Kahit sobrang minsan, may time na sumusuko na talaga ako kasi syempre physical yun eh. Parang physical yung pagod mental. Tapos parang wala pa akong naiipon yun yung time na yun. Kaya sabi ko, nung dumating yung pandemic, sabi ko, stop na ako sa pagiging pag-artist na ganyan ngayon kasi wala namang nangyari. Sabi ko, gusto ko mag-grow as an individual. Tapos, dumating sa time na parang, na sabi ko, kahanap ako ng ibang way. Nakita ko sa may Instagram. Sabi ko, etong nasa follow. Sabi din, season 1 pa lang, nakukuha na ako, surgeon. Hindi kasi ako tumitingin sa mga request. Eh, wala naman akong alam dito talaga. Nalaman ko lang siya about dahil sa ex ko. Tapos nung season 5 lang, nagpapasok na ako, nagka-problem lang, na season 6 na talaga ako pumasok. Sabi ko, siguro talaga, season 6 na talaga yung, parang doon na talaga yung time ko. Doon na talaga yung binigay ko, doon na time ko para sa akin. Tapos, hindi ko alam na sa haba ng lahat ng pinagdaanan ko sa buhay na parang, siyempre, simula 18 ako nagtatrabaho na ako. Kumakain na talaga ako. Tapos, same sa inyo. Kaya nga, pagka narinig ko kayo na parang, walang yakap na lang. Narinig ko naman siya. So, parang, ayaw ko lang din isingin sa akin lahat ng mga narinig ko. Kaya parang makala niyo wala akong problem. Kala niyo, parang kento lang. Kasi, ayaw ko nga nung ganyan, parang makikita nung lahat talaga yung problem. Ayaw ko na nakakadamay, ayaw ko nang ganyan. So, dumating sa point na yun ah. Pumasok na ako nung season 6. Tapos hindi ko alam na parang malaki din pala yung nahihirap sa akin nito na marami palang pagkakakitaan dito. Kaya pumasok ulit ako nung season 7. Hindi ko naman talaga alam nung season 7 na may 1. Hindi naman kasi in-announce, di ba? Oo, late na yun. Oo. So, sinabi ko, gusto ko lang kasi gusto kong mapatuloy yung gusto kong magkakitaan kasi nga meron akong goal. Gusto kong makuha yung itulong ng bahay namin. Ayoko na parang tumating kami sa point na kahit may tinitirahan namin, hindi namin nagsasabi na amin. So yun, sabi ko, kahit kumbaga sabi nila, dito lang daw ako dahil kay Ali. Kaya ako na ganun. Dahil sa love team, pero hindi. May pinaglalaban din ako. Hindi ko lang kailangan talaga ipagsigawan yun. Gusto ko lang talagang kumilos lang sa akin. Ayun. Yan lang. Love number! Love number! Tanglupang! Para sa bahay, para sa mama, para sa pamilya, para sa iyo. Ang nanay mo dito sa nagkakasakal na yun. Kaya gusto ko lang tumulong natin. Oh, before ako mag-story, dapat muna kayo lahat. Kasi mag-SLM na lang tayo. Robin, bigat ng story. 7 naman tayo, 7 na. Sana nga, Kung nandito lang yung lola ko, probably. Season 7. Nandiyan din ko tuubos na. Subscribe. Wala, pasok mo na lang. Si Sierra do, ice cream lang. Bobby, sino ba sino pa ba wala? Katie. Ariya. Kung gano'n muna tayo guys, kasi parang, alam nyo, nakikinig ako. Alam ko yung nalalabas. First question pa lang. At nakikinig lang ako sa'yo. Alam mo yung bigat na dinadala nyo? Oo, like, alam ko yung... Hindi ko naman siya dinadala kasi OA yung pakinggan. Pero, like... Lahat tayo may ganda kanyang story. Kaya nung minsan, kapag ako nalang, may nag-open sa akin ng mga gano'n bagay sa pinito. So, nari, mag-aano lang, parang mababaw lang siya tapos...
para ko. Eh, ah, hindi ko naman siya dinadjudge, siguro kasi masakit sa kanya. Pero parang para sa akin, ipagdaanan mo na yun, parang gano'n. Tapos nalabasan ko, kaya mo na parang gano'n, nasa out ako. Pero hindi ko pala masabi na kaya mo yun, so depende pa rin sa tao. Nag-audition ako season 2, pero sa kamsamaang palad, hindi ako pinalad na pumasok. So, you all guys know na I'm a dancer by profession, international, and gumagawa din ako ng content. As a content creator sa labas, natutulang ako gumawa ng content creation nung dumating yung TikTok sa buhay ko. That was like 2020. And then started 2020, kinarip ko, hindi ko naman siya kinarip. Pandemic. Hindi ko naman siya kinarip, but parang ginawa ko lang siya first one, and then suddenly, my videos got boom. May nakikilala na din sa local. And as a dancer din na parang may experience, parang doon ko din sinishare yung knowledge ko tungkol sa sayaw. To influence others as well, na parang kaya ko nga, hindi siyempre kaya yun. Pumasok ako ng Gaussian Collab thinking na that way, na parang oo, ang malaki ang Gaussian Collab eh. Tapos that time, wala pang mag-video, nag-audition na ako. Tapos parang sinisip ko kasi na parang it's a big door for me to open my knowledge to others as well. Lalo na sa mga aspiring dancers, sa aspiring people na katulad ko na may stage fright. I know, hindi lang ako nagkaka-stage fright. I know for sure kayo din. Tulad ng ganito, lahat ng ears, lahat ng eyes na sa akin. Nanginginig ako, nagpapanik ako. Kaya medyo, for sure kayo din, gumagano din kayo minsan. Akin kasi parang, to the extent na parang hindi ako makapag-isip ng straight. And then, dancing came to my life. That changed. Na parang nakaya ko siya. And finally, nagtiteach pa ako. Parang alam mo yun. Nagkocontradict siya sa meron ako, sa mentally ko. Parang, hindi naman siya kasi disease eh. Nasa ako lang talaga siya, naka dapat kaya ko si Manny. So ayun, that's one of my main reasons bakit ako sumali sa Gaussian Collab. To open the doors to all people there, to all the kids out there, to all children out there na gusto din ipalabas ang kanilang tunay na kulay through dancing, not just through dancing, by expressing themselves sa social media. I know social media can be cruel at times, pero we all know that using social media will also help us to build ourselves. Second naman na reason ko is my family. Close ako sa both family ko, mom and dad, and di ko na-experience yung experience nyo. I'm sorry, sorry. Kasi di ko naman siguro kasalanan kung bakit ganun yung parents sa iba. Pero sorry because I feel sorry about what you guys love right now.
Kasi wala akong magagawa eh. Pamilya nyo yan. Pero ang magagawa ko lang talaga is makinig sa inyo. You guys all know na pwede nyo akong nabitan when you have problems. Kasi I have a healthy family eh. And why not, like, nasa healthy family ako, why not try to like open up sa mga taong katulad nyo na parang may problema din sa pamilya. Hindi nyo kaya, eh, wala kayong napipil na parang hug sa family picture. Actually, one of the greatest thing na nabigay ko din sa mga friends ko na wala din pamilya katulad nyo, magkaroon ng picture sa room ko. Uy, dog. Ayaw ko naman palang umiit. Dog. So, lagi na lang ka dyan. Lagi na may parang sobrang gano'n sa mga ganyan. So, ayun. Parang, alam nyo kasi, yung picture kasi, it reminds me of, like, yung storytelling natin. Memories natin. Wow. Alam nyo yung parang, nitinitinan ko lang pictures nyo, parang, ay, ito si JD. Nag-inuman kami, kasama si Sir JD. Or, diba? Parang, alam mo yung ganung story. At the same time, parang, nare-recall din na may Sean na nakikinig, na may willing na tumulong sa'yo, not just financially, kasi financially, unstable din ako. And, yeah, my second reason talaga is my family. Kasi hindi din ako close sa, close ako sa dad ko, pero not that much. Kasi when it comes to dad talaga, mahina yung part ko. Kasi, siya yung tipong tao na, ang hirap i-please. So, nusuportaan niya ako financially, pero alam niyo may sasabihin muna sa kaibigan. Diba? Pero kasi si Papa sumbat muna eh. Alam niyo, nag-internship ako, tapos nagturo ako ng cheer dance, limang cheer dance, tatlong hip-hop. Tapos may practice pa ako. Tapos umuwi ako, sabi ni Papa, ayusin mo yung pag-aaral mo ah. Baka malakas ko na lang first year college ko. I was doing my best kasi tapos sabihin ako ng dad ko na rin. I was in my nose. Tapos, ayun. I was in my nose that time. And then, thankfully, yung mom ko naman opposite ni Papa. So, I have my mom. And also, this house, the House of Collab as well, nag-open up din just for me. And nag-open door din siya for me para ipakita sa tatay ko na kaya ko mabuhay sa sarili ko. Let's go. Kaya ko din. Kasi ayaw niya akong ipano eh. Iniisip na kasi bakla. Oo. Ayaw. Bagay to actually. It's a bonding for us to know each other. Tapos, ayun. Ang third reason ko naman, actually, hindi talaga ako, wala talaga sa one million yung isip ko ngayon eh. Actually, nung pumasok ako dito, hearing the FNC stories, kila James, kila Rinwell, ang takilang problema nila. So, I was thinking na, I need 1 million, kailangan ko 1 million, pero I think, may taong deserving for this one. Kasi I have my family eh. Alam mo yun? Sir, JB, hindi ko sinabi na hindi ko kaya 1 million ha. What I'm trying to say is, may taong deserving, pero depende po siguro. Depende lang po siguro kung paano yung nilipaglalaban. Ilalaban ko din ang 1 million po dito sa Love for Full Love. Kaya maraming salamat po sa pag-uumot sa Love for Full Love sa mga taong nanonood ngayon. Guys, you can do better than us. You can better than anyone sa paligid nyo. Please, don't you ever compare yourself to others kasi may iba tayo specialty sa life. Kaya, tama. Sa family naman guys, go to those people na genuine. Huwag kayong may tao na pa-plastic sa inyo. Treat them nicely. God knows. Yan ang talaga ako sa sabi. Ay, kasi yung open. Alam mo kung hindi ako kuliging tao. Tapos dito lang talaga ako natuto na kung makayag nangyayak ako. Dito. Dito lang ako tingin. Ayoko nang nangyayak ako nang nangyayak ako. Kasi ganun ako lumaki. Parang matapang ako. Parang kapasona yung mga yung sinasabi. Parang strong heart ako. Ayoko nang inaalok-alok ako. Dito lang talaga ako Nakikita kita, sarap kong kapasin ito, pero natutuwa ako sa'yo. Let's go, S7! Dati! Ako,
to all of you guys, sorry if sometimes na-offend kayo sa mga ginagawa ko sometimes. I was just uncomfortable to all of you and papakita kong ginagawa ko. And sometimes kasi hindi ko na papansin na hindi na pala siya tama. So I just want to say sorry, and dito ko lang din na dito ko rin din natutunan kung paano kung i-handle yung sarili ko sa mga tao na katulad ng nag-i-fight ako, na ganito din yung nangyayari. Thankful din ako sa inyong lahat kasi hindi rin kayo nagpapakamplisip. Kahit alam niyo na masasaktan yung tao, sinasabi niyo talaga. And it was just a wake-up call for me na kailangan ko talagang baguhin yung sarili ko. And yun nga, sorry sa mga ginagawa ko, minsan hindi yun na gugustuhan. Pero at some point, gusto ko lang din sana maintindihan yun. When it comes kasi na mag-comfortable ako sa lahat, nilalabas ko talaga yung totoo ko. Kasi ayaw ko din na ipapakita sa inyo na napapakaplastic ako. Yun lang, gano'n lang talaga ako ng tao. And thank you kasi kayong lahat. May kahit may sinasabi kayo sa akin, is na realize ko din na kailangan ko talaga ng pag-uwi din sa akin. Dito ko lang talaga natutunan yung lahat. Yung pag-grow ng sarili ko. Kasi wala, lumaki talaga akong walang nagsasabi sa akin na mali ito, tama yun. So, Siguro baka naman may question na regarding ito. Sa mga... Baka may part kasi na anong gusto mo sabihin sa akin. Okay, susu. After siguro pag nag-open up tayo. Lahat mo na. Follow-up question. Yan. Pwede yan. Yan, wala na pala. Buti nisin mo. Hindi yan, bro. Ano sa akin sa akin? I know you're watching or not, but baka mamisigurpet mo, I'm sorry if wala na tayong conversation na connection, but hindi kita minamas na madiba, just want to open up my feelings din. Siguro it's time na din para madaman mo yung side ko. Sir JV, alam mo lahat to. Alam mo lahat ni Sir JV ko simula ng season 6 ng Succession. Isang reason kung ba't nandito ko, it's because buong buhay ko, I think like, failure ako sa paninirungan. My mom died July 11. He was suffering from pneumonia. July 12, flight ko, papunta Manila. Enter talk. But actually, dapat si Sulpan na dito na ako. May problema na. Ngayon lang din kami ni Amber na reason. Pero, unexpected lang din ako. The reason kung ba't ako pumasok dito was hindi ako nakukulangan sa mga attention mo, pero based on my perspective kasi nabibigyan mo lang ako ng attention pag hinihingi ko. Palagi siyang nakatutok sa akin ko, it's because to be honest, may part talaga kay mama na toxic. May part kay mama na toxic, may part kay mama na okay siya. Pero ngayon, simula ng paglaki ako talaga, palagi na nakikitang failure ako. Lahat ng effort ko, lahat ng ginagawa ko, parang feel ko hindi niya na-appreciate. Tapos, ulitin ko lang mga, baka may misinterpret mo ulit ako.
bata pa lang ako, sinasaktan ako ng gamit. Small things. Physical. Verbal. Alam niyo yung feeling nyo. Sana, sana di na nakikita naman. But for me, tinanggap ko siya bilang, bilang lakas. For me, to live. Motivation. Ay, oo. For me, like, ay, kaya ko kung ano sa siguro nasabi lang yung mga ano, galit siya, gano'n. Yung disappointed siya sa mga ginagawa. When it comes to studies, kasi palagi ang professor. Dati, on top ako sa school, tapos simula nung high school, parang nanotice ko kayo mga na hindi pa rin na-appreciate na. So, nawalan ako ng gano'n. Kaya nung tinanong ako ni Amber na parang kanina, yung game natin na bakit pala di ako hindi ko kaya tumayo sa sarili ko, wala akong sinasandalan. Because yung sinasandalan ko pala is yung aray ko, yung lali ko. Kasi every time may physical nangyayari sa amin between mo, daddy ko and yung ate ko nagpapatay, dumidefensa sa akin. Kaya alam ni JB yan, gano'n ko sa'yo nung nalaman ko, if ever my heart is planning to attend the concert, sobrang sa'yo ko. And at the same time, sa sinasabi ng iba dito, hindi ako kay Amber. Kaya Amber ko lang naranasan ni JB. Alam niya yung, di ko kailangan humingi ng attention, but she's willing to give it anytime. Hindi ko naranasan si Mama sa kay Daddy yan, kasi they're always busy sa business, sa lahat. And yung bunso ko kasi, guys, lahat hindi niya nakukuha. Unlike us, ate ko tsaka ako. Kasi work, nag-earn kami ng pera without my mom. Ako nag-earn ako ng pera without my mom nung simula ng 16. Nag-livestream ako, nagbabanda ako. Tinitraining ko yung ibang students sa badminton na since ako yung president. Tumatakas ako minsan sa student. Or sa banda lang para magpapera. Kasi ay, hindi ko gano'n yung hihingi ng pera eh. Kahit may laman ako sa bako, okay lang. Hindi ko kukunin yan kasi ayokong makarinig ng something. Ayokong makarinig na binawasan mo yung pera mo para sa ano naman, baka isipin naman na inaala ko yun. Kasi umiinom ako eh, pero hindi ko ginagamit yung bako ko. Kinukuha ko yung mga pera ko for the live streaming, tournaments ng laro ko, banda, ano-ano mo dyan. Without my mom, no, my parents, sisters, wala ka lang si ate. Lahat na naranasan ko na, na hindi ko na naranasan kasi binabawalan ko ang mga patelo sa ate ko. Kaya yung ate ko dyan, naiyak din ako nung midnight kasi si ate ko nag-give ng message. Sobrang na-appreciate ko yung ate ko. Lumalaban ako sa same time here kahit so, you guys, dalingin na. Nawalan ako ng gana dito. Parang, kahit si Amber sinasabihan ako, after season 6, di ba yung mga nagsasabi na gusto mo pumasok sa season 7? Kahit pa yung isang video. Kasi kung nandito ako sa top, mas lalong sobrang laki ng kita ko. Pero nung nalaman ko, 1 million tapos, nanghihinaan ako ng loob. Kasi after namin season 6, dito kami ni Amber, sobrang daming nawala sa amin. Pero solid yung ibang Amber fam kasi kami iniwan. And then, after nun, palagi ako sinasabihan ni Amber na ikaw may bilhin na ito. Parang sasabihin mo ito, parang kay Bulso. Palagi niya ako nire-refuse. And my mom doesn't know na. Palagi kasi ako guys may tracking sa cellphone. Alam niyo yung betsan ka pumupunta. Alam ng parents mo, alam ng mama mo, alam ng ate mo. Yung mom ko lolo ko kasi parang kaka-conflict, pa ako. Parang hanggang ngayon, dala-dala ng mom ko. I don't know lang kung hanggang ngayon, pero kasi wala na akong communication. Ang sakin sa feeling na, your lolo is suffering from pneumonia. Tapos, school mo dito lang, sa harap lang, pagdabas mo ng school hospital na, yun sila naman yung may-ari, yung school ko. May isang oras, hindi ako makakapak sa hospital. Kasi palagi akong threatened ng mom ko. Palagi akong wonder. Ayokong pasaktan physically. Ayoko yung trauma ko bubabalik personally. Kahit kapatid yung mismo nagsasabi, may trauma ka. Ayokong physically saktan ulit.
lahat ng naranasan mo sa mama. Kumbaga, isang reason, nagigilty din ako na namatay lang ako. Kahit paalam naman na, lo, yung promise ko sa'yo na tinutupad ko, continue, o perso ko yung mga kadir na parating sa akin, susundin ko na. Kasi dapat season 5, dito ako eh. Ito problema lang. Season 6, hindi alam mo mag pumunta ako sa hospital. Kinatay ko yung tracking, tracking sa phone ko, sabi ko. So, I'm planning to join season 6. Kasi ayoko lang sa bahay. Hindi ko na kaya. Papagod ako sa lahat. Parang kahit anong effort ko, walang may nakaka-appreciate sa akin. Parang gusto kong peaceful na. Gusto kong tumayo sa sarili ko kasi alam kong kaya ko. At this age, turning 19 pa lang ako. Alam ko, turning 18 pa lang ako. Sabi ko, kaya ko mag-isa. This time kailangan ko harapin na hindi all the time dapat may kasama ka para lang mag-provide sa'yo. Kailangan yung tumayo sa sarili ko kasi sa ulit. Yan pala yung tumatatak sa ulo ko, sabi nila ko. Sa uli ng buhay niyo, yung meron lang kayo sa sarili. Kaya, doon ako na ako kay Lord, na this time, papasungin ko yung season 6. Tatayo ako sa sarili ko kasi alam ko kaya, ito ako may parents man. Hindi ko kailangan yun. Simula nung nakros yung rest of bar namin, yung pinaka, parang comfort zone ko, sinarado. Nasaktan ako doon. Sobrang sabi ko, ito pa talaga yung sinara. Lahat ng business mawawala na okay na huwag na yung restaurant. Pero wala akong choice. Kasi, parents' decision. After nun, wala, nag-suffer ako. Gusto ko, sabi ko, gusto ko maka-early. Gusto ko mabigay lahat sa bunso ko. Ano meron siya. Kasi sa aming magkakapatid, kami na yung biological talaga na magkakapatid. Yung ate ko, half-sister ko lang. Yung kuya ko, half-brother ko lang sa edad. Yung sister ko sa mom ko. So, kumbaga, lumalaban ako dito sa sumay bunso. At the same time, gusto kong makabawi sa ate ko. So, lahat ang sinakonfusion niya para lang sa akin. And gusto kong tuparin yung pangako kay Lolo someday. Yung pangako ko sa yung business, the rest of our, tutuparin ko. And it's not for me lang naman kasi. It's for me also para sa future ko. Kasi sabi ni Lolo, tumayo ka sa sarili ko. Alam ko tayo naman sa success. Without your parents, kahit naman. Alam ko ang dami mong natutunan through your mom's physical abuse, verbal. Ma, hindi kita sinisiraan dito. Natutunan lang yung gusto sa pamilya ko. Sinasabi ko pa nga po yan. Gusto ko umuwi. Gusto ko makita na ako kasi October, after season 6, hindi ako nakauwi ako sa Bacol, pero hindi ako umuwi mismo sa bahay natin. Inihalino ko, hindi nakita ni mama kasi nga, hindi samahan kami ng loob. Pero, hindi, kailangan kong tiisin eh. Gusto ko kasi mama ko magbago. To her, may pagka-immature kasi mama ko. Kahit, di ba restart na din parang ilabas ko yung loob ko kay mama. Medyo disappointed pa rin ako sa mga nagawa niya. Kasi time kayo. Kasi, nakaraan lang, after lumabas yung episode ng style, small things, pinagawa niya yung malaki. Tapos, ako palagi pa din. So parang kahit yun, kahit ano sabi ni Amber na tumayo ka, lumaban ka. Kasi, hindi ka naman major. Alam namin, kaya mo lahat. Kaya mo ibalik yung season 6 na lakas mo. Napapanginahan ako sa loob. Sinasabi ko mama, wala akong mararating. Without you. May mararating ka lang pag ako kasama. So parang sabi ko, ilangan bang palagi ako isasabdala? Ganun. Kaya na-trigger din. Hindi naman ako siya na-trigger. Katamaan ako sa kay Amber. Mas more on na motivate ako sa tinanong ni Amber kami na not the whole time, kailangan ko may masasandala. Mas doon ako na trigger na kailangan ko palang dobleta kung ginagawa ko dito para lang ma-achieve yung mga bagay. Kasi hindi naman lahat ng gusto natin makukuha natin lahat ng ganun ka na dito. So parang hiling yung motivation natin. Ayaw na yun. Pagkasabi ko lang, nilalaban ko siya, it's not because, ano lang, for me lang, kundi gusto ko din sa puso ko. And, ayoko, tinitingala ako ng nanay ko,
bilang isang figure lang talaga, wala akong abo. Gusto ko din makita sa kanila na kahit wala sila kayo. Yun. Shout out for season 7. Eh, season 7 na tayo. Nandard lang. So, question pa lang yun guys, may 10 pa tayo. After net, so 1 minute na lang, han. Okay, sige. Dirk, ready ka kayo start. Ano yung totoong dahilan? Baka may kaya pumasok sa top. Okay, so ito talaga yung totoong dahilan kung bakit ako pumasok sa to. Gusto kong maging proud yung parents ko sa akin kasi never ko yung experience. Like, nabablog naman ako dati dahil sa YouTube talaga ako nag-start before ako nag-TikTok, before ako nag-Facebook. Doon talaga ako nag-start sa YouTube. Senior high school ako nag-YouTube na parang tinutulungan ako ng mga classmates ko para kasi di ko alam, nakala ko mga artista lang yung pwede sa YouTube. Wala talaga akong idea tungkol sa social media platform. Sabi ko nga, paano pumasok sa YouTube, gano'n. Hanggang sa nag-start ako maging social media content. Yung mahabit ko sa buhay. Nung una, sila yung parang naging basher ko. Sila yung, hindi ko sinama ko nanonood naman ngayon. Dati talaga, sinasabihan ako ng parents ko na tigilan mo yan ang mararating. Tigilan mo yan, lagi ka lang lumalabas ng bahay, umuwi ka, wala ka namang perang dala. Ganon. Hanggang sa dumating yung point na kasi nagsitinda ng saging yung mama ko sa gilid ng kalsada, ganon. So may food stand talaga kami na konting food stand siya. Tapos may dumaan na parang sasakyan, tapos sabi niya, ano yung anak ko pala yan? Nakita ko yung vlog niya. Gusto kong pinapanood yung mga vlog niya. Idol ko yung anak mo. Tapos napapicture siya doon na nagtitinda ako ng saging. Tapos doon yung parang nag-start na parang naniniwala din yung mama ko. Na may naniniwala sa akin. Tapos yun. Yung pupunta ko ng Lipolo City para nagka-girlfriend ako dati. Siya yung parang tumutulong sa akin para may maibigay ako sa parents ko kasi mas ikat siya sa akin kaysa sa akin dati. So, pupunta ako ng city, uuwi ako after 1 week. Dapat pag uwi ko may madala ako na pera para maibigay sa parents ko, ganun. And isa talaga sa pinaka-naniniwala sa akin dati, hindi yung parents ko, hindi yung lola ako. Yung tipong pag pinagalitan ako, pinapalayas ako sa amin kasi hindi alam ng mama ko kung anong ginagawa ko sa cellphone. Nag-edit ako, naghanap ako ng content na kung anong dapat gagawin ko para pumapatok ako sa social media para kikita ako. Yun yung nasa isip ko dati. Pero pinapalayas ako ng magulang ko. Kasi dito wala ka namang ginagawa. Parang ganun. So yung lola ko yung nandun. Siya din sabi niya, eto yung gawin mo. Tinuturuan niya ako kung anong dapat gawin sa social media. Hanggang sa yun, nung nawala yung mami ko tawag kasi sa lola ko, nung nawala siya, parang pinanindigan ko kasi merong taong naniniwala sa akin, yung lola ko. Kaya nandito ako ngayon, pumapasok ako sa content creator dito sa Daos of Ola para may pakita sa magulang ko, maging proud sila sa akin, pati yung lola ko na alam mo yung medal na meron tayo, naisip ko pag uwi ko, kung maging season ender man ako ngayon, kung hindi man ako maging weakest. Next week, pupunta ako ng puntod ng lula ko at tatabihin ko sa kanya na kung buhay ko pa sana ngayon, ito yung pinaka-proud kung ano yung naabot ko sa buhay. Yung alam niyo na sobrang saya ko lang dito, yung nakikita niyo na parang komedyante ako dito, nagpapasaya ako ng tao, pero hindi alam ng lahat kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ko. Tinigil ko yung pag-aaral ko para dito. Third year college ako, patapos na sana ako, pero mas pinili ko to na napasokin kasi alam ko na may maraming opportunity na maibigay ang Daos of Walog sa akin. At natataiyak isipin na nung nandito ako, doon ko pa nakita yung suporta ng parents ko.
wala akong fandom, sila yung naging admin and supporter. Nag-spend ako from the weakest one. Hanggang sa pangatlong nag-ibigis ako. Yung mama at papa ko yung gumastos na. Gusto ko na lang sana mag-give up nung special weakest ko kasi diba? May sales noon na kailangan makapag-deal time ng front row tapos kailangan mag-bid to sale. So sobrang laking pera yung dapat ilabas doon that time. Tapos hindi ko yung nararanasan dati na mabigyan ng 1,000 man lang sa parents ko. Papalakarin pa ako pupunta sa school, maglakad ka kami dati, naglalakad din naman kami pupunta ng school eh. Ikaw ang arte mo, maglakad din dyan kahit mainit, gano'n. So ilang beses na nangyari yun sa akin. Hanggang sa dito ko lang talaga na-experience. Na, ayan, nandiyan sila sinabi ng mama ko na pag hindi ka weakest next week, pupunta kami sa concert, manonood kami sa'yo. Yan yung parang. Kahit from Mindanao pa sila, gagawin niya yun para sa concert. At hindi ko talaga yung iniisip na magkawa nila. Nasuportaan ako dito. Kaya, at isa pa. Papa, good vibes! Ma, pa. Alam ko na nararamdaman niyo na dati ba kung ano talaga ako. Pero, dito lang yan sa dosok ko na. Naging totoo ako sa sarili ko. At naging open ako sa marami. Dito ko lang minamahal yung sarili ko. Hindi ko magawa sa atin dahil alam ko na yung bash, yung judgment. Kaya thankful ako sa family na nagbubuo dito sa to. Na never akong nabash nung nilabas ko kung ano talaga ako. Yun dati alam ko naman talaga na ganito ako, pero pilit ko lang na girlfriend pa. Para sabihin ng iba na straight talaga ako. Kaya nahihirapan ako dati. Dahil takot talaga ako na aminin sa inyo, ma. Pa akong nanonood man kayo. Ito lang talaga yung parang naging second bahay ko na dito ko na ilabas kung ano ako. At tinatanggap ako ng mga tao, tinatanggap ako ng society, ng paligid ko. At never ako natakot na ilabas kung sino ako. Kaya I want to grab this opportunity to thank the House of Collab, lalo-lalo na sa management na binigyan ako ng pagkakataon na makapasok dito. Never ko talaga ina-expect to kasi nga ang daming mga nangyayari before. Nasa Pagadian City pa ako nung nalaman kong pupunta na ako Manila kasi tinawagan na ako na manood ka ng live sa Facebook dahil isa ka sa maging starter. Kaya sobrang na-touch ako, dun bumili ako ng gamit ko. At alam niyo ba yung pera ko dati? Ginamit ko yung may endorsement kami na 3,000. Kaya pinunta ko yung Pagadian. Yun yung binili ko ng maleta ko. Di ba may mga parang mga gamit na dadali natin dito? Binili ko din. At yung iba hindi ko siya nabili. Natutulungan lang talaga ako ng Dawes of Collab para maabot kung ano yung mga pinapangarap ko sa buhay. Lang, tawa muna tayo sa glitch. Tawa muna. Maganda siya. Maganda pa na siya. At ito muna si Lars na lang, si Jamie and si Hannah. So, ang tanong dito is, ano yung pinaka-main reason nyo lang? Kung bakit kayo pumasok sa talk? So, may mga follow-up question pa tayo mamaya na yung iba na sagot na. Season 7. Okay? So, yung reason muna kung bakit kayo pumasok sa talk. So, yung short na kayo? Season 7. Pwedeng short na kasi may mga follow-up question tayo. Family ko. Maybe that is the best.
Family is important. Family is important. Yun yung pinaka-reason mo kung bakit pumasok na ito. Para? Kote, explanation lang kung bakit pamilya. Bakit pamilya? Family kasi ano, alam niyo ba yung sa isang anak, yung ano, ako yung ano, nang tipo yung sila nagsasabi ng kanilang naramdaman. Sila yung nang sobrang hirap din naramdaman, naranasan kasi namin yung ano, naranasan namin yung sa tatlong araw, isang linggo hindi kayo makakain. Alam niyo yung kinakain namin saging kamot. Dela ni sobrang hirap sa probinsya. Hindi kami makahanap ng trabaho. Yung nagtatrabaho sila sa tubuhan, alam niyo tubuhan, sila kahit anong kaanong kainit, kahit umuulan na nagtatrabaho sila para kami ay makakain. Pero sa isang araw yun, hindi kami nakakuha ng sweldo dahil per week yung sahod. Naranasan namin na umiiyak kami. Lahat kami ng pamilya is nakaano kami na kumakain ng sagi. Tatlong bisis sa isang araw. Kumakain kami ng pamutin sa isang araw. Tatlong bisis sa isang araw dahil wala kami hindi ka. Hindi mo na sila yung hirap na sila pero pinipilit pa rin nila na maging okay kasi ayaw nila makita namin na parang soko-soko na sila. Yung umiiyak sila na alam mo na nang umiiyak sila na hindi gusto ng mga anak nila na makita sila na umiiyak sila sa gilid. Yung hindi ma-feel nila yung naramdaman nila sa mga anak nila. Yung gusto nilang numingi ng tulong sa gusto nila, may kilala nila, kaya nilang sa piling nila na matulungan sila, pero yung ano na hindi sila kaya mabigyan. Yun lang. Yung kagustong goal ko talaga dito is kahit pa paano, makaahawin kami sa kahirapan. Lahat kami, si mama, si papa, yung tipong sila yung hindi na kapagtapos na kami na pag-aaral. Si mama, grade 3 lang, si papa, grade 4. Kami lahat, hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral dahil sobrang hirap na namin naranasan. Ilagyan ko yun. Yes, lumalaban ako dito sa sariling pera ako. Lumaban ako dito nung pumasok ako dito sa kong supporters. Sabi ko kay mama, bago ako umalis ako doon hanggang ngayon, hindi talaga ako tumawag sa kaila kasi sa tuwing naririnig kong boses nila na kahit butin nila ayaw kong marinig dahil natutunan ako. Pumabalik na. Gusto ni nang hindi sa akin. Gusto ko mabigyan dahil. Iyak mo, Lars, kasi huwag mo pamilyan kasi may hirap ang huwag. Iyak mo lang. Tinapos mo lang kasi pag pinigilan mo yan, baka mag-sok na lang. Ayoko na. Tumawag ka. Alam mo yung iyak na tayo na lang. Please, napaka-okay. Parang nagigil mo. Ayaw ko na ba hindi ko kaya. Parang namin ano po. Ko. Tawa na tayo para nalungo tayo pa rin, yan, JD. Okay, JD naman tayo, JD. Let's go, Kwan. Sabi ko, sa akin, ako kasi yung tao na inggitero. Sobrang inggitero ko sa lahat ng bagay, sa gamit. Kasi yun yung hindi ko na-experience talaga sa akin. Ang nanay ko ay 68, tatay ko ay 70. So, hindi ko na, wala kang ipon.
So sa edad na yon hindi ko alam kung hanggang kailan. Kung mangyari man yung mangyayari na yun, saan ako kukuha? Kasi ako lang maiiwan. If ever man mangyari yun. Saan ako kukuha ng panggasto sa mga ganyan? Kasi sa sarili ko, alam ko sa sarili ko, wala pa ako. Pumasok ako dito, wala akong may mag-aaya na kakain, mag-o-order. Huwag muna, tumatanggi ako. Kasi gusto ko, lalabas ako dito. May uuwi pa din ako. Kahit hindi kalakihan na mauuwi. May mauuwi at mauuwi ako na hindi ako uuwi na zero. Pangalawa, nung isang araw lang kasi ka-video ko yung kapatid ko. Ka-video ko yung kapatid ko and gusto makita ni Pabi yung kapatid ko. Inilag ko agad yung cellphone kasi nahihiya ako sa bahay. Actually, di ba hindi ko pinakita talaga sa... Nahiya ako sa bahay na. Hindi siya malaki. Oh, kompleto kami, yun yung ano. Pero, hindi talaga okay. Kumbaga, sinabi ko na agad sa kanila, mapag i-message kayo ng to, pag if ever man na ma-weakest ako, hanap kayo ng pwesto na maayos. Maayos na background. Sinabi ko talaga na gano'n. So, isa yon. At yung tumatak naman sa akin, yung sinabi sa akin ng tatay ko. Kasi 7 years ako sa college. At hanggang ngayon, hindi pa ako tapos. Naglolokoko. Nagbulakbol. Pero ang tumatak kasi sa akin na linya ng tatay ko, hindi ka bobo. Nag-tutor ka ng mga pamangkin mo. Pero bakit ikaw sa sarili mo, hindi ka makapagtapos? Sila naman yung nagbabayad ng tuition. Pero bakit ako sa sarili ko, hindi ko maituloy yung pag-aaral ko? So isa yun na gusto kong i-push na hindi na kumihingi sa kanila. Binibigay nila from elementary high school, Catholic school. Pero lahat kasi yun, promissory note, lahat yun na sinasangla ng tatay ko yung barinya para meron lang ako pampasok kasi inggitero ako na lahat ng kaklase, ay lahat ng pinsan ko from private school na hindi naman talaga kaya ng magulang ko pero pinipilit nila na mai-private school ako at makikisabay ako din sa mga pinsan ko pero alam ko sa sarili ko na pumasok ako dito nang wala kahit papano sana may mauuwi ako kahit papano na hindi zero. Kaya pasensya na, Pabi, kung tinatanggihan kita pag mag-aaya ka na kumain. Pag-grab, actually, umaasa ka ako kay Great, kay Kyle. Kasi sila umorder, ino-orderan na ako lagi ng food. At feeling ko, kahit hindi ko pa sinasabi kay Great na nawala ako, nawalang-wala ako. Ramdam niya kasi hindi niya talaga, kahit hindi para sa akin yung pagkain, binibigay niya sa akin yung dapat sa kanya. So dun sa... Dun lang naman sa pamilya ko talaga. Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan sila nandito sa mundo. At nga hanggang ngayon, wala pa akong ito. Yan yung sobrang tumatak sa akin na kailangan ko na hanggat nandyan sila, meron akong maibibigay sa kanila hanggang mawala. Ilan, actually, may kapatid ako sa nanay ko. May kapatid ako sa akin. Pero kasi kami yung magkakasama. Ano? Kasi dito sa Season 7, hindi pa na
Hindi nyo na-experience kung paano mag-ano si Sir Lindy. Ay! So ngayon, ngayon pa lang nalabas na, what if pa, kung si Sir Lindy yung magsasalita sa inyo. Mas sobra kayo iiyak. So ngayon, hanap mo na tayo. Ito na kanya. Go ahead. Ano, lahat ng sinabi nyo na-experience ko yan lahat. As in lahat. Ito sasabihin, dalawa lang yung reason ba't ako sumali dito. First reason ko is para sa sarili ko. Kasi unang-una ko naranasan yung bullying and judgment is sa family ko. And kaya takot ako mag-insert sa circle na nabuon na. Wait lang. Takot-takot pumakot sa circle na nabuon na kasi ayaw ko ng judgment. Since elementary hanggang college ako, nag-judge talaga ako, kaya ayaw kong takot-takot. Halimbawa may nabuo na kayong circle or samahan talaga. Ayaw ko na pumasok kasi ayaw kong may masabi kayo about sa akin. And ayaw kong... Basta ayun, ang for short, lumabas ako sa ano ko, sa comfort zone ko, kaya ako pumasok dito kasi alam ko madami akong makakasalimuhan ng ibang tao. Kaya pumasok ako dito. Kaya lang, gusto ko lang mag-explore, gusto kong mag-improve as a person kasi alam ko sa future kung gamit ko to. Lalo pag sa work, ayun yung reason. And second is sa family ko. Gusto kong ma-experience ulit yung sabay kami kakain sa isang lamesa. Kasi never ko na yun experience. Ayun, umiyak! Never ko na yung experience yung kumain kami sa isang mesa na buo kami. And never ko na na-experience na kumain kami sa labas ulit. And yung reason na lahat naman ata tayo, yung reason yung sana ng family problem natin is financially. Ayun, pang ano, na, buo kami sa isang bahay pero broken family kami. Yung mama at papa ko hindi na sila tabi matulog. At yung papa ko sa kwarto, si mama sa ibang kwarto din siya para sa isang bahay kami. Pero feel namin yung pagiging broken family namin. And baka gusto ko maging successful ako, gusto ko magka-pera ako para hindi na namin pag-awayan yung pera. Kaya din ako kumasok dito and pinilit ko talaga lumabas sa comfort zone ko para sa sarili ko and para sa family ko. Para ayun, magka-pera ko para hindi na namin maging cost ng pag-away namin or para maging mabuo na din kami family. Ayun lang, ayaw ko na pahabay. Lahat may ano kanya-kanyang reason, problem sa buhay, and may reason kung bakit pumasok ko to. And sobrang valid lahat, at least nakikilala natin lahat isa't isa. Walang, kumbaga, kung una kasi ang daming judgment na nangyayari. Dinajudge si Lars, kung sino man, si Gail, or si Anya, na mga karamihan na minsan nagko-comment. Pero ngayon sana na gigets niyo na kung ano yung mga reason ng bawat isa kung bakit ganito yung pakikitungo nila, kung bakit ganito yung attitude nila. Kasi ayun nga, sabi nga nila, huwag mo i-judge yung isang tao kung hindi mo kinala personally. So ayun. So sobrang ano na narinig ako sa mga story ng bawat isa and ayun. Sana maging matatag lang tayo lagi na sa pinaglalaban natin dito. Yes, wala pa muna natin. Thank you.